Yung mga events doon sa Bohol at kung saan-saan mo na pinupuntahan, how do they make money? Or is this just to, you know, tulong lang talaga? Because walang, ano, it's not televised and it's not, walang audience. How does that work? They don't. Most of the time, they don't make money. So let me tell you how it works, okay? So boxing as a promoter, in the Philippines is almost nothing unless you have a sponsor. So basically, the PMI boxing promotion in Bohol is parang sponsored by themselves, which is PMI. It's just to promote PMI College of Bohol. Which is yung promoter kasi is the director sa hay nga pala Florizel Podot ng PMI. So, but wala talagang kita yan. Unless they get the support from the local government, which is wala din ngayon masyado, more on non-financial support, approval lang. Kasi kailangan i-approve po ng local government yung event. Aside from, so wala talaga. So, puro labas. It's like you're investing on your boxers. Kaya dito nangyayari minsan yung medyo gusto mong manalo yung boxers mo kasi kailangan mo makabawi paglabas ng bansa to build the records. Kaya yun ang nangyayari. Walang pay-per-view, walang TV, Powcast lang. Kaya tapos ginagastosan pa tayo. Doon, nababayarin din tayo paminsan-minsan ng talent fee. So sa Omega naman, they have ang ano sa kanila is because they're promoting Omega Painkiller. Parang commercial na nila yun. So, that's their sponsor. Also. I'm sorry? They're a huge company also, IPI. Malaking kumpanya. Yes. They're in pharmaceuticals and everything. So, right. I can understand. Walang nagpo-promote ngayon na ano. Walang nagpo-promote ngayon na medyo maliit o walang pera. PMI, may pera yung ano. School ba yan? Ano ba yung PMI? School. Philippines Maritime Institute. So, may mga vlog ako na ilalabas showing me the school, yung mga simulation nila dun sa barko. So, wala rin ano tao dun sa school kasi puro online lang din for now. Pero may mga chance lang na kailangan pumunta dun. So, lahat yan labas muna, labas. So, but the thing is, this is the common thing, pare. Most of the promoters, yung PMI sa school, pero yung may-ari nun, yung director nun, may-ari din yata ng construction company. Yes. So, I forgot to tell him that he should also add the construction company there as part of the sponsor since he's the owner. Maybe he wanna do that. Kagari, for example, ARQ. Magpo-promote daw sa October 30. ARQ is a builder. It's a contractor then. So yung Omega tapos yung Big Yellow naman sa Cebu din ano sila distributor ng mga truck tapos yung Sandman ang business nila tuna at saka may partner sila sa construction. Actually karamihan ng nakikita kong promoters construction business dito sa Pilipinas. So pero walang kita. Si Elorde naman, yung sa Pangasinan, because they have a sponsor from Australia, yung VSP Promotions. So, the money is coming outside. Going to tulong talaga yan, tulong. As in wala. Kaya nga, pinipilit ko yung mga Pinoy na magbayad naman ng konti sa, or manood, or supportahan man lang, or pag kunwari. Kasi sooner than later, once I establish, alam mo, ang bala ko, Diego, talagang, partner with the video production company, sabihin ko sa ano, pag maganda-gandahin yung card, tapos ipapa-pay-per-view ko, baka sakaling, you know, maghati kami sa kita ng ano, ng, ang tawag dito, ng promoters. Ako yung parang PBC, sila yung TGB, sila yung MP Promotion. That's a good idea. Yun, parang very ganun. Good idea. That's what I'm thinking. And then, Facebook naman, meron silang paid, ano, para hindi na rin mahirapan yung mga tao. Yun, kaso hatian din namin si Facebook nakita. Pwede ka makipag-partner with Globe or whoever. Ay, hindi. Okay na nga. Pinakamabilis na yung ganun eh. Pero yes, that's what I think. Pero the market is not that big eh.
Di ko lang alam. It's the market kasi karamihan ang nanonood. Biruin mo yung laban na yon, you know, sa Bohol, kilala siya, pero ilan lang yung nanonood ng fights na yon? Kasi hindi kilala yung mga boxers. Yeah. Hindi pa kilala. So yung mga hardcore lang ang nanonood talaga nun. Hardcore Filipino boxing fans. And I need you guys to help me to convert na mabigyan ng chance sa yung mga hardcore. Kasi lahat naman doon nagsisimula eh. So did I answer your questions? The long answer? Yeah, it's very illuminating what you said. Talagang, I think sa part din nila, they need to innovate. Itong mga promoters, they're already doing this. Just go all out na lang in promoting their, ano. At dito yung lalabas siguro yung mga boxers. Ang dami ng mga boxers na natututo mag-vlog and all that. I think, if hindi magawa nyo ng promote, hindi kayo ma-promote in that way, hindi kayo mapakilala sa ano, yung fights lang yung kaya nila talaga, I think you guys should, you know, do what John Riel is doing or sila, maraming boxers. Ancajas, yeah. Kaya ako natutuwa, Diego, dito, gaya nito ni na Omega, sina ERQ, sina PMI, mga batang promoters to eh. And I get invited and they understand the value now of social media in promoting their fighters. They might not understand it that well, unfortunately, kasi kulang pa sila sa yung mismong gastos sa yung pagpo-promote sa ano. Yung iba sa kanila, they take videos, photos. Okay, that's a start, di ba? But yung to really build up a storyline for their boxers na ginagawa yan ng One Championship, may mga PR sila, they really build a storyline para maaga pa lang magkaroon na ng awareness. So, ang nangyayari kasi, Anthony at saka Diego, most of them, of course, which is the old school, they rely on their boxers being popular when they started winning. Pero ngayon, you can be already known. Hence, Carl James Martin. Di ba? Kilala siya kasi ang ganda ng appeal niya sa mga ifugaw, sa mga chicks, sa ano, ang ganda ng ano niya pag nagba-vlog-vlog na rin. At maganda rin siya panoodin. Siyempre, that's a bonus. Yeah. Di ba? So, yun. Hopefully, marami pa rin mag-race. Pero yung isang event ko, kumari ito, si Kibors, October 9, na-cancel. Sayang, sa Rizal, Laguna. Because of local government, bawal. Sa Visayas lang, medyo karamihan, Visayas, Mindanao. Eh. Sana hindi ma-cancel yung aking, ano, yung aking Cebu, pare. Baka, magkaroon ka ng konting tapang imit ako. October 20 to 30. October 20 to 30. Ganong kahaba ang na initial na idea because October 22, si Omega, I'm sure nasabi niya kanina ni Doc Julius dyan, October 30, si ARQ. So sabi ko, haba na naman ang bakasyon ko, maging Bisaya na ako. Nag-aaral na talaga ako mag-Bisaya. Anthony, nagasan ka ba? Bisaya, ano, sa Davao? Oy, Bisaya ka rin, bay. Taga Davao din yung buhang. Ganda mo. Ikaw yung mupa kong Tagalog, Talugulugon, ha? Mag-chat ka na ako. Bisaya, Tawid. Bisaya pala kayo, mga dung, ha? Kay Taduran ba, Sir Pao, ano? Tuloy ba yung kay Taduran dito? Or hindi? Hindi ko pa alam, Doy. Kasi, ano, wala pang official announcement, eh. Ibig sabihin, si MP magpo-promote yan. Kaya gani eh. Tapos ewan ko kung anong conflict din sa ano nila kasi may issue, di ba? Alam mo naman tayo, hanggang sa boxing lang tayo. Pag, hanggang boxing lang eh. Hindi ko mamasyado. Bahala na sila sa business side dyan. Ay, si, yun alam lang. Nga, si Elorte nga, baka mag-promote din. Kaso hindi pa ako nasasabihan. Sabi nila may October 23 daw sa Paranaque. So, hindi ko alam. Oy, si Sir Edito talaga. Talagang nanonood ah. Okay. Good evening, sir. Ha? Hindi ko alam kung nakahilata ito o nakaupo o umiinom ng fighter's wine. Umiinom ng fighter's wine. Sir, dito, sali ka naman dito sa usapan namin. Nantagal ko ng home base na ulit ako, sabi ni dito. Home base! Mas malaki pangakita ko sa home base, pare. Dahil daldal ako ng daldal sa topic ng mga gusto nila.
sarap-sarap ng home base. Pero syempre, sarap sa bowl talaga. Inggit din ko kayo. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.